Hello sa magandang buhay sa inyo lahat. Ngayon magagawa tayo ng beef steak. Pero yung karaniwang beef steak kasi is yung gravy is nilalagay lang nila sa ibabaw. Yung sa akin is sasama ko yung steak sa gravy mismo. At dun ko siya pakulay ng konti para mag-sink in yung gravy sa loob ng beef steak. So, sana magustuhan nyo itong gagawin ko ngayon. At kung bago naman kayo sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, and share. At huwag nyo kalimutang hit ang bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat mga ka-KMB. So, ito, nagmix ako ng spices natin para sa ating beef steak. Ang nilagay ko dyan is rosemary dry, salt and pepper, paprika, yung sweet chili paprika. Tapos yung steak natin or yung beef, nilagyan ko siya ng olive oil both sides and salt and pepper. So, mamarinate natin yan kasama dun sa spices na ginawa ko kanina para masarap yung lasa niya. So, i-marinate ko siya at least 1 hour bago ko siya i-fried. And then, ilalagay ko naman siya sa ating gravy. So, sana abangan nyo at sana i-try nyo din kasi masarap siya. Masarap ang ating beef steak. Dito naman tayo sa ating gravy. So, ang ilalagay ko is yung fresh mushroom. Gagawin kasi natin is mushroom gravy sauce. So, gagawa ko ng sarili kong sauce ng gravy. So, yung fresh, gumamit lang ako ng 3 bottom mushroom. And hindi ko na tinanggal yung, usually kasi tinatanggal ko yung nasa loob, yung kulay black. Pero hindi ko na siya tatanggalin ngayon kasi okay lang yun humawa. Kasi beef naman yung ating iluluto. Pero kung chicken, pwede nyo siyang tanggalin. Pwede rin hindi, pwede nyo tanggalin din. So, inugasan ko naman yung ating mushroom. So, babalatan ko lang and gagiyatin ko siya para hindi ganyang kalalaki yung ating mushroom. And after nyan, magigisa na tayo ng ating butter, ng ating harina, at saka ng ating mushroom. So, abangan nyo po and sana matapos nyo itong video na to. And syempre, huwag nyo kalimutan, subscribe nyo ako. Thank you. Ayan na yung ating butter. Nilagyan ko siya ng konting oil. Kasi kapag nagigisa ako, lalo na kung butter ang ginagamit ko, nilalagyan ko siya ng konting oil para hindi madaling masunog yung ating butter. So, nilagay ko na rin yung ating mushroom at nagigisa lang natin ito ng konti. Kung mapapansin nyo, hindi ako naglagay ng sibuyas. Kasi ang ilalagay ko dyan is onion powder. So, mamaya lalagyan natin siya. Nilalagyan natin siya ng harina. Yung harina ko is 2 to 3 spoon. And sasalain ko siya, strain ko siya. Kasi minsan may mga buo-buo sa harina or may mga yung parang sasako, ganun. Kaya kailangan ko siyang strain or kailangan ko siyang salain bago natin siya ilagay sa ating mushroom. So, nilagyan ko na siya ng onion powder. Haluin lang natin to and after niya lalagyan na natin yung ating harina and isang tasang tubig. Ayan na, haluin ko na yung ating harina at saka yung ating isang tasang tubig or 1 cup of water tapos 2 to 3 spoon na harina. Inimimix well lang natin to saka natin ilalagay sa ating mushroom. And after nyan,
kasi magbubuo-buo yan eh, hindi na siya yung sticky na ba siya sobra. So, dadagdagan natin siya ng paunti-unti ng tubig. Siguro abot siya ng mga 2 cups. Pero dahan-dahan lang yung paglalagay hanggang sa maging liquid na siya. Kasi after nyan, kapag nilagay na natin yung ating beef, magiging sticky pero wag sobrang sticky. Kasi para medyo may sauce yung ating beef steak. And for sure, kapag na-try nyo yan, eh, masasarapan din kayo. So sana i-try nyo yung the way kong ginawa sa ating beef steak with mushroom gravy sauce. And thank you po. At kung saan po kayo naroroon, keep safe and God bless everyone. Thank you for watching. Ito na umpisa na natin yung ating beef steak. So, nilagyan ko lang siya ng konting olive oil. And nilalagay natin yung minarinate ko kanina ng beef steak. So, inano ko siya, tinusok-tusok ko siya ng tinidor or ng fork para maganda yung pagkakaluto rin niya sa loob. So, siguro mga 5 to 10 minutes ko siyang iluluto na ganyan. After nyan, kapag medyo brown na siya, saka ko siya ilalagay sa ating gravy. So, yung gravy na ginawa natin kanina is naging sticky ulit siya. So, dadagdagan ko ulit yan ng tubig para maging melted siya or maging liquid ng konti.
guys, ready na yung ating beef steak para ilagay sa ating mushroom gravy sauce. And medyo i-sticky natin siya ng konti. Tapos, ready na sa ating tanghalian or hapunan. So, sana nag-enjoy kayo sa aking video. At huwag niyo kalimutan, subscribe. At huwag niyo na rin kalimutan mag-comment kung nagustuhan niyo ang aking mga video. At for sure, makikita ko ito at ma-appreciate ko ng sobra. Maraming salamat po. Keep safe, everyone. Love you all.